Papunta ka bang Valenzuela or Paso de Blas galing SM North? Merong biyahe ang ES Transport sa ruta na yan. Tara, sama ka, alamin natin ang detalye ng biyaheng SM North PGC. Hi, ako si Renz, nandito ang Sakayan Channel. Welcome back. Kung bago ka lang, consider subscribing para updated ka sa mga biyahe sa Metro Manila. Papunta ako ulit ng VGC para itry ang rutang VGC PTEX dahil sa mga request ng iba nating viewers. Dati sumakay ako ng bus sa Monumento para makapunta ng Valenzuela. Ngayon, para may iba naman, sa SM North ako sumakay. Dumating ako sa SM North bus terminal ng mga 1:15 ng hapon. Akala ko pa nga discontinued na yung route na gusto kong sakyan kasi parang wala akong makitang bus na may signboard na VGC pero nasa dulo lang pala nakapwesto. Yung bus na nasa kaliwa ay nakapila, yung nasa kanan naman paalis na. Nagdalawang isip ako kung sasakay ako sa paalis na bus kasi mukhang sa dulo na naman ako nito makakaupo. Pero dahil maigsi lang naman ang biyahe nito, yung paalis na bus na lang ang pinili ko. Ang ride natin for today, December 4, 2023, Monday, ay ang Golden Dragon Bus number 471836 ng ES Transport Bus Company. Ang bus ng ES Transport ay 2x2 seat configuration, air condition din, and hindi man malaki ang space para sa legroom, at least hindi dikit ang tuhod natin. 1:29 PM kami nakaalis at kalahati ng bus ang pasahero. Habang binabagtas ang EDSA, naningil na rin agad ng pamasahe. 24 pesos ang pamasahe from SM North to Valenzuela Gateway Complex. Cash ang payment method at sa bus na nagbabayad. Nakita ko online ang schedule ng route na ito pero nireconfirm ko pa rin sa dispatcher sa VGC kung updated ba ang schedule. Ang biyahe from SM North to VGC ay from 6 AM to 11 PM. Please take note, yung last trip ay nakabase sa closing time ng SM North EDSA. So kapag ikaw naman ay galing ng VGC papuntang SM North, ang schedule ay from 5:10 AM to 11 PM. So nakabase rin sa closing time ng SM North ang last trip mula sa terminal ng Valenzuela papuntang SM North. Galing SM North bus terminal sa EDSA dumaan ng Bahagya at kumanan sa kanto ng Muñoz para bagtasin ang Congressional Avenue. Pagdating sa intersection ng Congressional at Mindanao Avenue, kumaliwa ang bus. At along Mindanao Avenue, corner Quirino Highway, share ko lang sa ilalim dumaan ng bus. After a few minutes, kumaliwa na papunta sa NLEX segment 8.1 para makapasok ng NLEX. And just like that, nakarating na kami ng Paso de Blas at VGC ng 1:54 PM. Bale, 25 minutes lang ang biyahe on a Monday afternoon. Thank you sa napakabait na dispatcher sa VGC dahil bukod sa schedule, shinare rin sa atin na kapag rush hour, ang biyahe mo ay aabot ng isang oras at kapag natsambahan mo naman matindi ang traffic, pwedeng umabot ng 1 hour and 20 minutes. After ko maghintay ng isang oras para sa bus na VGC PTEX, nag-decide na ako magtanong sa isa sa mga nagtatrabaho sa VGC dahil parang wala namang darating na bus. Ayun nga, ang sabi, hindi na pala nabiyahe ang VGC PTEX since October of 2023. Wala pa daw definite date kung kailan magre-resume ang trips. Buti na lang may pambawi dahil tuloy pa rin ang biyaheng VGC Alabang, and you can check out the link para sa details ng biyahe ng VGC Alabang sa description. Umuwi na rin lang ako after malaman na temporarily discontinued ang VGC PTEX at itong VGC SM North pa rin ang nasinakyan ko. Just to share, ang pinagkaiba lang ng SM North VGC sa VGC SM North ay sa Valenzuela Gateway Complex na magbabayad ng pamasahe imbis na sa bus. At imbis na nakakanan sa Congressional Avenue ang bus, didiretso yung ng Mindanao Avenue para marating ang North Avenue kung saan maraming bumababa dahil sa Trinoma at yung iba naglalakad papuntang MRT. So basically, hindi dadaan ang bus sa Muñoz galing ng Valenzuela. So yun guys, sana nakatulong ang video. Share mo na ito sa iyong friends and relatives dahil may biyahe sa SM North papuntang Valenzuela and vice versa. Ang babait ng crew pati mga dispatcher. Thanks for watching!